Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa 10 bagay na ayaw ng aso na hindi mo alam habang inaalagaan natin ang mga mahal nating pets. Ang bawat aso ay karapat-dapat na mabuhay ng malusog at ng may mahabang masayang buhay. Ang mga aso ay parang mga bata, curious at adventurous sa lahat ng bagay na maaari nilang maabot. Ngunit kung minsan ay nagdudulot ito sa kanila ng aksidente at walang may gustong mangyari nun. Kaya narito ang ilang karaniwang pagkakamali na hindi sinasadya ng mga tao pagdating sa pag-alaga ng kanilang mga cute na aso. Una, paggamit ng pisikal na parusa o pagsigaw kapag may maling nagawa ang iyong aso. Mahalagang disiplinahin ang inyong aso ngunit ang pisikal na parusa at pagsigaw ay hindi dapat maging paraan para gawin ito. Ito ay pang-aabuso sa hayop at hindi ito epektibo. Lalo lang natatakot sa iyo ang alaga mong aso. Ang pagsasanay na may kapalit na gantimpala ay mas epektibo kaysa sa parusa. Nakakatulong ito sa pagbuo ng tiwala at matibay na ugnayan sa pagitan ng aso at ng kanyang amo. Pangalawa, nagdadala ng tuta sa isang dog park. Ang pagdadala ng tuta sa mga dog park ay isang maling idea. Una sa lahat, ang mga batang tuta ay maaaring kulang pa sa mga bakuna at mas madaling kapitan ng sakit. Pangalawa, hindi lahat ng aso ay kasing palakaibigan ng inyong aso. Ang ibang mga aso ay maaaring maging agresibo sa inyong tuta at maraming tuta ang hindi komportable sa ibang aggressive na aso. Pangatlo, gumagamit ng matapang na mga cleaning products. Maraming mga produktong panlinis na ginagamit sa ating mga tahanan ay nakakalason sa mga aso. May mga pagkakataon na maaari silang lumakad sa isang sahig na bagong mop at dilaan ang kanilang mga paa at malunok ang mga laso na iyon. Tandaan, ang anumang produkto na naglalaman ng bleach o ammonia ay mapanganib sa mga hayop. Pang-apat, pag-iwan sa asong mag-isa sa sasakyan. Huwag kailanman iwanan ng inyong aso na mag-isa sa isang saradong sasakyan. Ayon sa eksperto, ang temperatura sa loob ng sasakyan ay maaring tumaas sa 20 degrees sa ilalim lamang ng 10 minuto, kahit na ang sasakyan ay nakapark pa sa lilim. Ang mga aso ay hindi nagpapawis tulad ng mga tao, at sila ay nag-overheat ng mas mabilis kaysa sa inyong iniisip. Wala silang kakayahang magpalamig ng kanilang sarili mag-isa, at ang resulta ng pag-iwan sa asong mag-isa sa isang nakasaradong sasakyan ay maaari niyang ikamatay. Panglima, pagbibigay ng buto sa inyong aso. Ang mga buto ay mayroong mga nutrients at minerals at nakakatulong na matugunan ang appetite ng inyong aso. Ang pagbibigay ng tunay na buto sa mga aso ay maaaring makasama kung minsan. Maging ito ay mula sa karni ng baka, baboy, manok o isda. Ang buto ay maaaring maging sanhi upang ang inyong aso ay mabulunan. Maaaring mabutas ng buto ang kanilang esophagus, tiyan o bituka, o magkaroon ng bara na maaaring mga ilangan ng operasyon. Kung gusto mong bigyan ng buto ang inyong aso na mangunguya, siguraduhin mas malaki kaysa sa kanilang bunganga ang buto na ibibigay sa kanila. Ito ay magiging imposible para sa kanila na lunukin o maputol sa maliliit na matulis na piraso. Pang-anim, hinahayaan ang ulo ng inyong aso na ilabas sa tumatakbong sasakyan. Gustong-gusto ng mga aso na sumakay nang nakalabas ang ulo sa bintana ng sasakyan. Nagbibigay ito sa kanila ng maraming malalanghap na iba't ibang amoy papunta sa ibang lokasyon. Ngunit ang pagpayag na ilabas ang ulo ng aso sa bintana ng sasakyan ay mapanganib. Maaring tumama ang mga bato o iba pang bagay sa ulo nila. Ang hangin ay nagdadala din ng alikabok at mga bagay na maaring makapinsala sa mata ng inyong aso. Ang mas masahol pa, maaring maisipan ng aso na biglang tumalon mula sa umaandar na sasakyan. Pang-pito, pinagkakaitan sila ng pagmamahal. Para sa isang alagang aso, ang kanilang pamilya sa bahay ay tulad ng kanilang grupo. Kung palagi mo silang binabaliwala o tinutulak palayo kapag sinusubukan nilang umakyat sa inyong kandungan at binibigyan ka ng halik, hindi mo lang inaalis sa kanila ang pagmamahal. Ngunit pinagkakaitan mo rin sila ng atensyon. At ito ay maaring humantong sa depresyon. Siguraduhin mabigyan mo sila ng oras para sa tamang atensyon. Pang-walo, hinahayaang kainin ng inyong aso ang kahit ano. Sa sobrang pagmamahal mo sa iyong aso na kung minsan ay binibigay mo sa kanila ang iyong kinakain. Ang pagbibigay sa mga aso ng pagkain ng tao ay hindi mabuti para sa kanila. Ang mga pangangailangan sa nutrisyon ng aso ay iba sa atin. Kadalasan, ang pagkain na kinakain ng tao ay masyadong mataba, maanghang o maalat para sa isang aso. Siguraduhin iwasan ang pagbibigay sa kanila ng pagkain ng tao
kahit na magmakaawa sila sa iyo habang nakaupo sa hapagkainan. Pang-siyam, kinalilimutan ang check-up para sa pulgas, garapata at bulate. Ang tamang pagsusuri sa prebensyon ng pulgas, garapata at heartworm ay mahalaga kapag nag-aalaga ng aso. Ang sakit na heartworm ay delikado at maaaring nakakamatay sa mga aso. Ang uod na ito ay kumakalat mula sa kagat ng lamok, kaya siguraduhing dalhin ang inyong aso sa veterinaryo kada taon para sa pagsusuri sa impeksyon sa heartworm. Pang-sampu, hindi mo inaalagaan ang ngipin ng inyong alaga. Ang mga aso ay nangangailangan din ng regular na pangangalaga sa ipin. Ang kanilang mga ngipin ay tahanan ng daan-daang bakterya at kailangan ding sipilyuhin tulad din sa tao. Siguraduhing masimulan ang rutina ito habang sila ay bata pa para masanay sila na sinisipilyo ang kanilang ngipin. Huwag gumamit ng mga toothpaste at toothbrush na gawa para sa mga tao. Kung may napulot ka munting aral sa bidyong ito, kaibigan, mag-subscribe ka na, press ang like icon at mag-comment ka na rin. Maraming salamat!